So magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-uumpisa ng ating home para lang bangay umaga. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay dadak muna sa pananalangin. And also, tayo pinapasalamat sa Panginoon. Mag-continue po rin yung ating live streaming. So ito po yung time na meron tayong kasama po ng mga kapatiran po natin na nasa kanya-kanyang tahanan at sa ating pong live streaming every morning po para sa second service po natin. So tayo po'y mananalangin. Let's pray. Maraming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa kahalagahan ng pananambahan na inyo pong ibigay sa bawat isa. Salamat po. At meron kami uling sama-sama ang pananambahan. Salamat po sa inyo pong mga anak na siya nagpahalaga po ng gawain ngayong umaga na kasama po namin sa aming bayas ng bahan. Para sa kami na sinyo po namang gawa ng kaaway upang kami po ay malaya na kumuri at magpasalamat po sa inyong Panginoon. Paunahan niyo rin po ang aming mga naibitahan po mga bisita na sila po yung makasama po namin at makapiling po namin sa aming pagsamba. Handa niyo po ang puso't isipan ng bawat isa at pangunahan niyo kami na inyong pong Espiritong Banal na siya nagtuturo at nagbibigay po sa amin ang kaunawaan ng iyong salita. At sinya rin po anumang gawa ng kaaway sa aming kalangitnaan upang kami po ay malaya na umuri at walang balakid po sa aming pagsamba ngayong umaga. Salamat po Diyos, aming pong pinagkakatiwala sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning po, tayo po ay aawin sa Panginoon. As to talang si Brother Aldrin, paunahan tayo ng ilang mga awitin. Remain standing po. At mamaya, re-recognize po natin din ang ating mga bisita. At favorite tayo, may mga bisita tayo na invite na sila po'y makasama po natin. Okay? So, Brother Aldrin, paunahan tayo ng ilang awitin. Oh, magandang umaga po sa ating lahat, ating pong awitin. Papurihan ng Diyos ng number 80 po sa ligod ng Europa sa pagkakas po sa ating bansa. Excited ba kayo ngayong umaga? Amen. Amen. So lahat tayo excited sa Panginoon. Amen. So awitin po natin Jesus Saved, song number 8. Awitin po natin ito na may kagalakan sa Panginoon. Andiyan na si Brother Aden. Lalo tayo umawit na may kagalakan. Amen.
We have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around, Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land, climb the stage and cross the waves. Onward, tears, our Lord's will wreck, Jesus saves. Walking on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Singing islands of the sea, echo back the ocean gaze. Worship keeper jubilee, Jesus saves. In the winds a mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice, Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, highest hills and deepest caves. It's our song of victory, and when we all get to heaven, so number 53. Okay? I hope by this time, alam niyo na po yung magdaan, daan patungo sa langit. Amen. Well, may po kayo palangit na. Amen. Gusto niyo ba kayo na? Huwag na. Okay, when we all get to heaven, naaawit po yan na nagpapatotoo na isang tao po ay pwede makasiguro ng langit kung kanya lang tinanggap si Kristo sa kanyang buhay. Amen. Amen. Okay, naaawit po natin yan na may kagandahan siyempre. So ngayon pong umaga, bago po natin na recognize po yung ating mga bisita ngayong umaga, ay nais ko lang pong ihatid na ilang po sa mahalagang bagay. Tayo po yung papasalamat sa Panginoon. Noong nakaraang Sunday, hindi lang po natin na ilagay po dyan. Tayo po yung nabisita ulit. Nabisita ng isa pong missionary going to China. Ang tayo po yung wala rito noong nakaraang Sunday, ay nabisita tayo ni Pastor Ryan Andrada. Missionary po yun sa China. Natin ko kayo nung last Sunday, eh, pinasadahan pa tayo ng Chinese na salita, di ba? Tapos sabi natin, ano yun? John 3:16, ano yun? Okay? So, salamat sa Panginoon na nabisita tayo ng mga missionary. Two weeks ago, ay nabisit din tayo po ng
ng isang missionary na ating pong inumpisang suportahan, si Pastor Aaron Ortiz. At siya po ay going naman ng Guatemala. Okay, so I hope na patuloy natin sila kasama sa panalangin. Patapos si Pastor Ryan, hindi po natin sila suportahan po yan. Kasi ang ating goal ay isang missionary every month, every year. Nagtatagpag po natin. Kaya nga po, nakaating bang siya dito, nakapag-Christ po sa atin. Pero yun po ay, kumbaga, nagbisita lang po siya. Ha? So, panalangin po natin. And also, panalangin din natin yung mga missionary po sa Altura ng India. Kung kayo po may kopya, nandiyan po sa likuran po yan. Ha? Altura ng India, near west ng Vietnam. Pastor Portin ng Guatemala. Alam ko medyo naging iba yung kulay. Nagka-problema yung ating mga friends there. Nagkasabay pa sila. Siguro nag-usap. Kaya nagka-putol-putol yung ating po mga naka-announcement po dyan. At tayo pinipapasalamat sa Panginoon na yung aking anak na si May ay nakapasara po sa board exam. Board exam. Salamat po sa inyong prayer. Salamat po sa libo-libo na nanalangin at binyo-binyo na nanalangin. na siya po ay makapasa. And finally, siya po ay pinalag po na makapasa. No? Alam nyo, 2,000 yata yung kumuha ng board exam po na yun. Ang hindi pinalag ay nasa mga 700. Parang ganun, ang dami po siya yata. No? So imagine ninyo, hindi mo madali yung board exam ng architecture kasi 2 taon pa magtatrabaho muna bago kayo mag-exam. Tapos kailangan mo mag-review kasi hindi lahat naman yung na-take up mo ay mare-recruit mo kaya kailangan may review. Kaya mabigat po yung examin po ng architecture. 2 araw po yan na maghapong exam. So kaya ang papasin nyo, last Sunday, wala po sila dito ni Ma'am Alice kasi po ay nasa Manila po sila. Yun yung time na nag-take si May ng board exam. Okay, sa La Consolacion College, usually sa Manila po, ginaganap po dyan. So, panalangin po natin. And also, pag-pray natin, ewan ko kung nasa ba si Vincent? Nandiyan na ba yung Vincent? Wala pa? Meron tayong bisita na in-invite kahapon, nakapag-Bible study ako sa pamilya po ng Medalyada. Ito po yung mga kamag-anak ni Sister Nora. Tagapansol, hopefully makaabot sila sa ating mga panalambahan. So panalangin po natin, mga pinsanin po nila Vincent dyan, at saka nila Alexa, sama na sa prayer, sana po yung makaabot sila sa ating panalambahan. Okay? And also, at nung binabati, for the last time, ating po mga kapatid na po na nag-birthday ngayon pong buwan ng January, po yung sila John Amin Delicano, January 8, Akisha Kurasa, January 10, Iris Darto, January 11, then Mirabel, kapatid po ni Sister Naruto, January 14, and also belated happy wedding anniversaries po sa mga kapatiran po natin na couples, Brother Herbert, Sister Joyce, January 14, Brother Willie, Sister Sally, January 15, Brother Popoy, and Sister Corinne, January 19. Okay, so belated happy wedding anniversaries po sa bawat isa po sa inyo. Okay? And also, panalangin po natin yung project po natin, yung baptistry na may mga candidate for baptism tayo dyan. Sama na sa prayer. And hopefully, matapos po yan. Ano, by February, makapag-baptism na tayo. Okay, so sama na sa prayer po yan. And also, this morning, yung ating pong bisita nung nakaraan ay pangatlo na to, no? Si Sister Irene Miranda. Irene, taas nga kamay. Yung palakpakan po tayo. Si Kelvin, si Sashena, si Si Beans. Si nga pala, yan. Beans, ano. Beans, this, ano ba ito? Beans, ayan. Ano. At saka si... Ito pa nga matatag. Angelica. Kasi ang apelido. Angelica. Angelica. Yun. Okay, so salamat. At muli kayo nakadalo. At kagalakan po natin na muli kayong hindi naman makabisita, no? Kasi para sa amin ay kayo po ay regular na dito matin eh. Salamat sa Panginoon. And hopefully, sana po matapos na po yung pandemic ito para tayo po ay babalik sa normal po nating pagtitipon. Amen? Amen. No? Kasi nung wala pong pandemic, talagang yung ating pong
bahay sambahan, talagang liglig-siksik na eh, maapaw na eh. Natatanda niyo ba yun? Meron kayo, meron sa ilalim ng doon, diba? Na ilalim ng hagdan. Diba? Meron ng mga nakukunya sa ilalim ng hagdan, sa bago ng hagdan. Na, ulang na lang sa kisame, na, nung wala pang pandemic, na, at nag-aarisa mo tayo ng 60 noon, mataas eh. Pero panalangin po natin na maibalik po natin yan na pagkatapos sa pandemic. Malapit na punta, konti-konti na lang. Ano? Huwag na lang kayong gumala, para kayong mahawa, makahawa. Okay? So, tayo po yung ulit aawin sa Panginoon. Tawagin po si Brother Aldrin. Aldrin, kayo ulit. Ayun, ayun. Ulit. At para umabot tayo po ng maganda. Ha? Maganda yung nakatayong maawin eh. Ha? Para yung tinig nagagaling direkta sa paa pa taas. Awit po tayo. Ating pinangawitin, ang pangalan kapag tinawag. Amen. Ha? Ang number 63 ko. Ang pangalan pag tinawag. When the role is called up yonder. Sa Ephesians. Trumpeta ay hinipanas, sumapit ang wakas, na idadaling sa dakong harilan. Pag inawag na ang ngalan ng lahat ng naligtas, naroon ako at tutugon agad. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag. Pupuhayin ang Panginoong banal. At kapag nagkabigo na tayo sa kalangitan, kasaya di nagkakawalay. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag. Maglingkod sa Diyos magpahanggang wakas, ipahayag ang pag-ibig niyang wagas. Ang ating paglilingkod kapag natapos ang lahat, gantimpala ay kanyang igagawa. Ang pangalan at pag-inawag, ang pangalan at pag-inawag, ang pangalan at pag-inawag. Nothing but the blood of Jesus, 132. Bago ko tayo upo at makakulay sa special number. On the river scene, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the
Aking pagkatan, O Jesus. Ako po na po ang bawat isa. At isa na po kung tawagin yung ating prospector number ngayon po pamahagla. And my soul shall be joyful in the Lord. It shall rejoice in his salvation. Kristo, higaya ng buhay.
1 John chapter 1 verse 1 to 5. Ito po yung ating tatalakayin at ang tema po ng ating pag-aaral ay saklat po ng 1 John. Alright, so ang title po nito ay Our Treasure in Christ. Our Treasure in Christ. Amen? So babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Nandiyan po ba ang bawat isa? Amen. Amen. Parang tatlo pa lang nakakita kita. Amen po ba? Amen. Ayun, lima na lang, lima. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Ayun, makamirami na. Salamat sa Panginoon. Kunti na lang, hindi pa nakakaalam. Baka bukas ito. Okay? So atin ang babasahin ito na sabay-sabay. Unang talata hanggang ikalima sa wikang English. Ano ha? Ready? Begin. 1 John chapter 1, verse 1 to 5. Go. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father, and with the Son, Jesus Christ. And these things write me unto you, that your joy may be full. This then is the message which you have heard of him, and declare unto you that God is light, and in him is no darkness at all. So, pagpalaya na nga po pagkabasa ng kanyang salita, makakaupo na po, bawat isa. At tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Now, dito pong si Pap, si Apostle Juan, ang sumulat po ng mga talata po nito sa ating pong introduction. Na, Apostle John wrote this epistle to encourage the believers to consider Christ as the only one who can give them real peace. Alam nyo, ang kapayapaan ay hindi sa kawalan ng panganib. Ulitin ko, no? Ang kapayapaan ay hindi sa kawalan ng panganib, problema, pagsubok, suliranin, na ito po ay sa pagkakaroon ng Kristo sa iyong puso. Amen. Amen. Ano? Kahit napakaraming pong tao sa ating panahon, lalo ngayon, panahon ng kampanya, na mga ako at magsasabi na mayroon silang plataforma ng kapayapaan, na ang tunay na kapayapaan ay wala ho at hindi magagaling sa kanila. Amen. Ha? Tayo, hindi po tayo nag-i-endorse ng kasino pang kandidato. Ha? Pero lagi natin sinasabi na ay tayo po ay pumili ng mas mainam na kandidato na talagang merong malinaw na katibayan po ng pagbabago. Amen. Yeah. Pagbabago, dalawang klase din kasi yan. Ha? Pakakala niyo, pag sinabi pagbabago, ay maganda yung pagbabago. Merong pagbabagong pangit. Amen. Ha? Kaya siyempre, titingnan natin lahat ng kanyang mga platforma, titingnan natin lahat ng mga bagay na kanyang sinasabi. Mahirap ba yung tao walang sinasabi? Amen. Yeah. Ang hirap yung mga tao walang ayaw mong pag-interview kung ano yung gusto sabihin. Mahirap yun. Amen. Yeah. Now, wala tayong pinapaningan kung sino man at hindi ako nag-i-endorso. Yeah. Pero mas maganda na didinig mo yung kanyang sinasabi kung ano yung kanyang tunay na platforma. Totoo yan, ano? Pero alam niyo po ba, sabi ng Bible, na ang kapayapaan, tunay na kapayapaan, ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Na, kaya nga po, gayon na lamang yung pagnanais po natin na mag-invite ng marami, especially kabataan, upang makita natin yung tunay na kapayapaan sinasabi ng Biblia. Amen. Na, sabi po ng Bible na
The only one who can give them real peace is Christ. We live in the age of information with great technological advancement. Na padaling makipag-communicate sa mga mahanan sa buhay. Ngunit marami pa rin nasa kadiliman. Bakit? Kasi nga kulang ng salita ng Diyos. Amen. Na kahit sabihin po natin yung technology ngayon ay napakaganda, totoo naman talaga. Na nung araw, kung paano makipag-communicate ang magulang, napakahirap nung wala pa mga cellphone nung araw. Na siguro, hindi pa kayo buhay nun. Ano? Kasi nabis na nyo na, may cellphone na kayo sa tabi. Di ba? Pero alam nyo ba na yung communication napakahalaga at ang Diyos ay nakikipag-communicate sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Okay? Kaya ganun kahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Ganun kahalaga kung bakit mayroon pong pag-aaral ng salita ng Diyos kada umaga, sa ating live streaming, sa umaga, sa hapon, prayer meeting. Bakit po? Sapagkat ang Diyos nais makipag-communicate sa atin. At gusto niyang malaman natin ang kanyang kalooban. Ito po ay mangyayari lamang kung ikaw ay meron personal na relasyon kay Kristo. Amen. Entindihan niyo po ba? Noong ako'y bata pa, hindi ko alam kung paano, kung saan hahanapin, babasahin ang salita ng Diyos, kung paano ko mag-uumpisa. Yung aking kapatid na lalaki, merong Bible, inilalagay sa ibabaw na aming TV, binubuksan ko, hindi ko maintindihan. Ang sabi ng Bible, how can I except someone should guide me? Amen. Paano ko maintindihan ang salita ng Diyos kung wala magpapahayag ito sa akin? Amen. Kaya kahit anong basang gawin ko, hanapin, paano ko uumpisa dito? Hindi ko maintindihan. May mga bagay na kulang sa akin. Una, hindi ko kilala ang Panginoon sa Kristo. Pangalawa, wala nagbabahagi sa akin ang salita ng Diyos. Kaya kayong mga kabataan, kayo ang pwedeng gamitin. Kayong matapang, kayong matibay, kayong matatagpa mga binte para maibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Amen. Ha? Kaya kayo yung lifeblood ng simbahan. Eh. Amen. Ha? Kaya kayo ang nais ng Diyos na tutukan ang salita ng Diyos upang maging matuwid ang direksyon ng inyong pamumuhay. Amen. Now ito, tingnan niyo po ito mga bagay na ating pinag-aaralan. Look at verse number 1 and 2. Sabi niya, that which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hand have handled the word of life. Listen, tingin kayo dito. This is the word of God. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Na sabi ng Bible, natinig natin, napakinggan natin, natingnan natin, napanghawakan po natin, na ibahagi sa atin at naintindihan mo ngayon. Amen. Na kung walang magbabahagi sa iyo, hindi mo maintindihan ito eh. Amen. Yung eunuch na mayroong mataas ang posisyon sa gobyerno, hindi niya maintindihan sa salita ng Diyos. Binabasa niya, hindi niya maintindihan. Tapos etong Pilipe, sabi ng Panginoon, puntahan mo yun, witnessan mo yun, mamuli mo yun, hinabol niya. Sumakay siya sa kurwahe, nagbabasa ng Bible, hindi maintindihan. Ano sabi po ng eunuch? Sabi niya, how can I except someone should guide me? Amen. Paano ko ba maintindihan dito? Sino ba ang nangungusap dito? Yung bang may akda, yung sabihin, yung bang otol, ha? Si Isaiah ba? O yung ibang mga tao, sinasabi niya dito. Sabi po ng Bible, Philip began to preach unto him Jesus Christ. Nung naipahayag ni Pilipe ang patungkol kay Kristo, naintindihan at nanampalataya yung eunuch. At ang sabi ng Bible, siya ay sumunod sa Panginoon, maging sa tubig ng bautismo. Amen. Ang sabi po ng Bible, meron tatlong bagay dito sa ating lesson. Balikan po natin yung first John chapter 1. Verse 1 and 2. Look at verse number 2. Sabi dyan, for the life was manifested and we have seen it and bear witness and show unto us the eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Ito pong mga taong ito, kagaya ni Apostle Juan, merong patotoo ng kaligtasan kay Kristo. Naintindihan niya, nalaman niya at kanyang tinanggap sa kanyang buhay isang araw si Kristo bilang tagapagligtas. Kamusta kayo ngayong umaga? Kung ibang tinanggap niyo si Kristo sa inyong buhay, kamusta po yung ating mga nanonood sa ating live streaming? Marahil kayo na-invite, marahil kayo ay merong sabi sa iyo, panoorin mo yung live streaming namin. Ngayon nanonood ka, sigurado ka bang kay Kristo? Sigurado ka bang nanampalataya ka na kay Kristo? Sigurado bang meron ka ng buhay na walang hanggan? Kasi sabi po ng Bible, ito ang mga patutuon na ito ni Apostle Juan, sabi niya, nadinig ko. Sabi niya, I have heard it. I have seen it with my eyes. Nabasa ko mismo.
Kaya sa ating church, eh, di ba, gusto natin lahat ng bisita, lahat ng dadalo dito, lahat ng mga kaluluwang may katawan. Baka may kaluluwa dito, walang katawan. Na pumunta at matin sa atin, gusto natin i-share ang Bible. Amen. Kaya kung bisita ko ngayon, tapos may nagsisya-share ng Bible, ito, basahin mo natin ito. Ha? Magandang bagay yun. Amen. Kasi sabi ng Bible, hindi lang natin eh, nabasa, nahawakan pa. Amen. Alam niyo, marami mga tao hanggang ngayon, hindi pa nakakahawak ng Bible. Amen. Mm-hmm. Oh, especially dito sa mga bansa na kung saan isolated pa ang area nila. Amen. No? May mga bansa na hindi pa, maraming tao doon, especially sa communist country, hindi pa nakakita ng literal na Bible na hahawakan nila. Amen. Kaya pag nakahawak yun, parang ayaw na ibigay sa iyo eh. Mm-hmm. No? Sabi ng Bible, nakita nila, nadinig nila, nahawakan nila, at natutukan nila na nampalataya sila, this is the word of life. Tatlong bagay. Una, sabi ko ng Bible, the truth of Jesus Christ. Meron pa kayong lesson? Ha? Nahawakan niyo ba yung lesson? Ha? Oh, yun ang ibagay mo, ha? Sabi ng Bible, the truth of Jesus Christ, number one. Kasi sabi sa verse 1 and 2, here we find the eternal truth of Jesus Christ. He is the source of all truth. Ating ipaalam ang tunay na katotohanan tungkol po kay Kristo. This is the word of truth na sabi po ng Bible. Ang sabi po ng Bible sa John 14 verse number 6, sa letter A, the existence of truth. Now, tingin niyo po yung John 14 verse 1, verse 6, John 14 verse number 6. Tingin niyo po, sandaling iwan natin yung 1 John at pumunta tayo sa John chapter 14. Verse number 6, ang sabi po ng Bible ay ganito, sabi niya, Jesus said unto him, I am the way, I am the truth, and I am the light. I am the way, the truth, and the light. No man cometh unto the Father but by me. So, sino ang daan patungo sa langit? Sino ang katotohanan? Sino ang may akda ng buhay na walang hanggan? Si Kristo Jesus. Amen. Amen. Huwag kayong maniniwala na si Kristo yung tao lamang. Ang sabi ng Bible, si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao. Amen. Pag sinabi nagkatawang tao, ang sabi ng Bible, sa pagiging tao niya, siya po ay Diyos at nagkatawang tao lamang. Amen. Okay? Pero hindi siya naging tao lamang, siya ay nanatiling Diyos. Amen. Sabi po ng Bible, natinihin po ba yun? Amen. Ha? Maraming tao hindi naiintindihan ang sinasabi ng Bible, sabi ni Kristo, the Son of Man, the Son of Man, truly, he's a son of man. Amen. Kasi nagkatawang tao siya eh. Pero sabi ng Bible, ang unang tao, si Adan, ay sa lupa. Galing sa lupa. Amen. Ang ikalawang Adan ay galing sa langit, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Amen. Sino yun? Si Jesus Christ. Amen. So, ibig sabihin, sino ang paniniwalaan natin? Yung tao na galing sa lupa? O yung tao, Diyos na nagkatawang tao na galing sa langit? Amen. Kaya sinabi niya, siya ang daan patungo sa langit. Amen. Bakit po? Galing siya dun eh. Amen. Amen? Amen. Sa history ng mundo, walang galing sa langit na nanaog at nagkatawang tao at naging tao na nagsabi, ang daan patungo sa langit. Amen. Kaya sinabi niya, he is the way, the truth, and the life. Amen. And by the way, he is not, hindi siya dating daan. Amen. Hindi siya bagong daan. Siya ang tanging daan. Amen? Amen? Amen. Amen. Magkakaiba yun. Pastor, dating daan. Hindi nga siya dating daan. Bagong daan. Hindi siya bagong daan. Siya ang tanging daan. Amen. He's the only way, sabi ng Bible, the truth and the life. Amen. Okay? Kaya nga sabi po ng Bible, yun ang unang bagay, the truth of Jesus Christ, the existence of truth. Okay? Today, there are many discoveries. But the real thing is, the real truth has been presented in all generation, walang iba kundi si Kristo. Mm-hmm. Di ba? Araw-araw, may mga bagong discovery. Nadi-discover ang tao eh, di ba? Alam niyo ba sa ibang bansa? Sabi yun, sa Sweden? Sa Sweden, nagaganap na po yung biochips inilalagay sa kamay. May mga kumpanya sa kanila na hindi sila paitulutang maging empleyado kung wala silang biochip na inilalagay dito. Napanood ko sa YouTube. Talagang totoo. Pinapatotohanan, hindi ho ito fake news. Hindi ho fake news. Talagang meron na. Sa ilang mga kumpanya sa Sweden, hindi ka pwede maging empleyado kung hindi ka lalagay ng biochip. Dito nilagay. Kapraso, mahaba na ng konti sa butil ng
ng bigas, ng palay. Kapraso, hindi niya lang dito. At dinemonstrate niya, hindi niya mapuksan yung bilihan ng pagkain ng gano'n. Kapumuha, inis ka dito yung kamay, buksan niya, kumuha siya ng pagkain. Nandito na lahat, ID mo, ng kumpanya, nandito na. Okay, account ng banko, nandito na. Susi, nandito na. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito yung panahon na iginugrom tayo patungo po doon sa huling panahon na pagdating ng Panginoon. Amen. 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 Na ang tao, hindi na, baliwala na ang pera sa kanya. Amen. Right? Hindi ka na makikilala sa pangalan. Amen. Serial number na. Amen. One ID system. Amen. Di ba, ganun ang ginagawa ng gobyerno ngayon, di ba? Pinapatala kayo, one ID system. Amen. National ID system. Nag-uumpisa na po yan, mga minamahal eh. Yes. Yung pagdating ng Panginoon, nalalapit na. Amen. Tapos ikaw, ayaw mo patanggapin si Kristo. Amen. Tapos ikaw, ayaw mo pa magtapos sa Panginoon. Mm. Baka akala nyo, sabi ng Bible, this is the truth. Yes. Ito, matotohanan ng salita ng Diyos. Ha? Alam nyo, ginagawa lang ng iba, sinasabi nila, hindi, para yan sa greater good dyan ng mga tao. Mm-hmm. O, kaya nilalagay dyan para malaman kung ano yung ano nyo, para maging secure ka. Eh, yung mga bank mo, nahahap yung mga account nila eh. Amen. Diba? Eh, yung pa kayang nakalagay sa naan dito, ang ano yan, ang negative niyan, alam na kung saan pupunta. Amen. May detect ka. Nadidetect ka na kung saan ka na pupunta. Mm-hmm. Kaya kahit magtago ka, alam kung saan ka haana. Amen. Ha? Tapos meron pang isang mayaman sa mundo, meron pinakamayaman. Ha? Ang gusto niya, lagyan ka na ng buying chip sa ulo. Mm-hmm. Ha? Maglalagyan ng kaprasong butas dito sa ibabaw, lalagyan ka ng memory card. Para memory card eh, ang gagawin eh. Oo. Buy chips, lalagyan dito. Pagkatapos, para puno, ma-detect kung ano yung karamdaman mo. Babasahin yung utak mo, kung anong laman ng utak mo. Ha? Meron kaming kaibigan doktor, by the way, si Brother Noel, may karamdaman. Ha? Positive po siya. Pag-pray po natin. Yung isang doktor na kaibigan mo namin, surgeon yun. Surgeon, nag-o-opera. Marami na hong na-discovery yung doktor po na yun. Marami na hong nakita yun ng mga tao may mga utak talaga. Kasi pa kasi hindi pa alam, may utak talaga eh. Marami siya na sa umang may utak pala talaga. Ibang tao hindi pa alam kung may utak o wala. Pero alam niya ang katotohanan, sabi ng Bible, salita ng Diyos. Amen. Okay? Hindi mo na kailangan malaman kung may utak o wala. Lahat naman tayo meron, katotohanan. Diba? Meron ka na, sabi niya, nako, may tumor ka. Aba, maganda yun! Bakit? Kasi may utak pa ako, tumor. Dalawa pa, may reserva pa ako, utak na dalawa. Eh, ang katotohan, mga kapatid, tiyan niyo po sabi ng Bible, na, the existence of truth, ang katotohanan, matagal na nandito. Kahit mga susunod na generasyon, advance ang technology, imagine mo, kung nilagyan nga naman ng biochip nga naman dito at tapos nadidetermine kung anong problema. Ha? Eh, problema na, baka yung pati memory mo kopyahin. Diba? Alam na kung anong nagagawa ng utak mo. I-upload ng araw, ma-upload na, mababasa na, through cellphone. Ha? Imagine mo. Sabi niyo, wala palang kalaman naman ng utak ko. Wala naman pinagagawa nyo. Puro games lahat ng laman. Ano mong klase ito? Napakamura ng utak nito. Puro trust ang nandito. Puro basura laman ng utak nito. Hindi mabibili ito. Pagkuha naman sa kila, oh ito, mayaman ang utak nito. Ang dami kaalaman. Palibasa ng libro siguro nito. Pagkuha sa kila, oh, puro fake news. Ano naman yan? Misa naman, paglagay nyo, oh, updated na! Oh, na-discover na raw ang Pilipinas. Imagine na. Naka-updated na ang utak nito. Hindi na mamipili ito. Alam nyo, nakakatawa po yun eh. No? Kaganoon, pero katotohanan, nangyayari na yan. Yes. Ha? Baka isang araw, hindi mo na kailangan ng cellphone. Ipidutin mo lang gano'n, hello, kumusta ka? Oo, oh, okay naman. Sige. Aba, eh, nangyayari na po yun eh. Ha? Magaganap po yan. Pero alam niyo, sabi ng Bible, ang katotohanan, si Kristo pa rin ang nagsubukas. Amen. Ha? Kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, alam nila sa kanilang puso at kanilang isip na mayroong Diyos. Amen. Ha? Ano niyo sabi po ng Bible, the existence of truth,
Maaaring tunay na pakinabang sa atin yung mga technology, pero ang katotohanan pa rin, hanggang sa lahat ng susunod na generasyon, si Kristo pa rin ang tagapagligtas. Amen. Pangalawa, the expression of truth. Ibig sabihin nito, kapag pagpapakita ng pagmamahal, pinakita ng Diyos ang katotohanan. Hindi niya sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 8. Kukukutod, sabi doon ng Bible, but God commended His love towards you and me, that while we are yet sinners, Christ died for us. Pinakita ng Diyos ang katotohanan ng kanyang pag-ibig na habang ikaw at ako ay makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Amen. Naintindihan niyo po ba yun? Yung po ay katotohanan mula sa salita ng Diyos. At hindi lang po ito existence of truth, ito po ay expression ng katotohanan. Ang Diyos, dahil nagmamahal siya sa atin, binigay niya ang the best sa langit para ikaw at ako ay mapunta sa langit. Amen. Si Kristo po yun. Now, pangatlo, the evidence of truth. Ang sabi po ng Bible, Jesus is the only source of truth. John 14:6, nagsasabi doon, truth never changes. It is absolute. Kahit ito ay binabago at gustong baguhin ang mundo. Tingin po yung Romans chapter 1. Gusto ko po mag-dwell tayo sa Romans chapter 1, verse 25 hanggang 27. Romans chapter 1. Sige, tingnan po natin doon. Verse 25. Itutuloy natin hanggang verse number 27. Sundan niyo po ba? Atin po, babasahin ko lang sabay-sabay. Okay? Para kayo po ay may participation at hindi po kayo matulog. Okay? basahin po natin, Romans chapter 1, verse 25 hanggang 27. Pakinggan niyo, mga young people. Pakinggan niyo po, mga nasa noon sa bahay. Now, ready? Basahin natin sabay-sabay. Ready? Begin. Romans chapter 1, verse 25 and 27. Who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affection, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the man, leaving the natural use of the woman, burning in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. Ano ang sinasabi po ng Panginoon dito sa katotohanan, na ebidensya ng katotohanan sinasabi dito? Ang katotohanan na siya ang daan patungo sa langit. Ang katotohanan na siya ay Diyos na nagkataong tao. Ang katotohanan na si Kristo ang tagapagligtas ay nais baguhin ng mundo. Amen. Ang sabi ng Bible, look at verse 25, ating binasa, who changed the truth into a lie. Amen. Ang katotohanan, pinapalitan nila ng kasinungalingan. Amen. Anong ibig sabihin ito? Who worship and serve the creature more than the Creator. Yes. Anong ibig sabihin po nun? Dalawang bagay yan. Alam niyo yung mga nililikha ng tao, yun ang sinasamba ng tao ngayon. Hmm. Diba? Yung mga nilikha na walang pinakaiba sa pulpito nito, na kahoy, at yung kapirasong kahoy ay ginawang pulpito, at yung ibang kahoy naman ay ginawa na nililok, nilagyan ng mga mata, ng mga tainga, no? At sinasamba ng tao, ay walang ipinag-iba sa kahoy po na ito. Amen. Ang sabi ng Bible sa aklat ng Isaiah, sabi ng Bible sa mga unang propeta sa lumang tipan, meron itong mga mata, pero hindi nakakita. Amen. Meron itong mga tenga, pero hindi nakakadinig. Amen. Meron itong mga kamay, hindi gumagalaw. May mga paang hindi lumalakad. Amen. At sinasamba ng tao po ngayon at patuloy na sinasamba. Amen. Ang sabi ng Bible, sa harapan ng Diyos, ito ay kalapastanganan sa Panginoon. Amen. No? Abomination sa harapan ng Panginoon. Bakit po? Sapagat ang Diyos po natin, He is a jealous God, ayaw po niya na meron tayong ibang sasambahin. Amen. Hindi na yun po ba? At ang pangalawa, sabi dito, and worship and serve the creature more than the Creator. Amen. No? Maraming leader ng reliyon sa ating panahon, sila mismo ang sinasamba ng mga tao. Amen. Naintindihan niyo po ba yun? Mm. Sabi ng Bible, ito ang kamalian, ito ang kasinungalingan na ginagawa ng mundo ngayon. Amen. Yung mga leader ng reliyon, sila ang sinasamba. Mm.
Ha? Silang dinadakila higit sa lumikha. Amen. Sa Bible. Aba, kalapastanganan sa Panginoon. Amen. Ha? Kaya yung ibang mga kulto, iba yung mga ibang mga reliyon, sinong dinadakila nila? Yung kanilang founder. At si Kristo, tao lamang sa kanila. Alam niyo si Pablo nung nabubuhay pa ayon sa aklat ng mga gawa, nung siya po ay niluhuran ng mga tao sapagkat bumuha siya ng himala, which nung panahon na yon, binigyan sila ng mga pangyarihan ng Panginoon bilang apostol na gumawa ng mga himala, nagpagaling ng mga may sakit, nagpabuhay ng mga patay, sabi ng Bible, meron silang kapangyarihan ng galing sa Panginoon. At nung ginamapon na yon, yung mga tao na nakasaksi, sinamba sila, lumuhod kay Pablo. Sabi ni Pablo, tayo! Tama lang ako na kagaya mo, huwag mo akong sambahin. Amen. Si Pedro ganun din. Isang araw, papunta ng templo si Pedro, nakita niya yung pilay. Sabi ng pilay, pagalingin mo ako. Sabi po ng Panginoon, sabi ni Pablo, silver and gold have I none. Ginto, pilak, wala ko. Pero sa pangalan ng Panginoon, ikay lumakad at tumayo. Lumakad po yung pilay eh. Tapos sinasamba siya, sabi ni Pedro, tao lang ako, gumawa ko sambahin. Give all the glory to God. Amen. Yes. Marami pong leader ng reliyon, sila ang sinasamba. Mm-hmm. Na kahit patay na sila, sila ang dinadakila. Mm-hmm. Sabi ng Bible, ito yung verse 25. Yun yun. Mm-hmm. Sabi ng Bible, to change the truth, the world is changing the truth into a lie. Amen. Yeah. Ang mundo na binabago ang katotohanan ng kanilang kasinungalingan. Amen. Ha? At ang sinasamba ay ang nilikha kaysa sa lumikha. Amen. Yes. Ang dami mong mga reliyong ganyan. Amen. Ha? Salamat sa Panginoon. Ano, ang simbahan po natin, walang ibang sinasamba kundi ang Panginoon. Amen. Ang po sa atin. Amen. Si Pastor, hindi mo sinasamba. Amen. Tao lang po rin ako. Amen. Na nakakasala sa Panginoon. Amen. At humihingi ng tao sa Panginoon. Yes. Sabihin niyo yung verse number 26. For this cause, God gave into vile affection, for even the woman did change the natural use into that which is against nature. Yeah. Ah, grabe ho ito. Alam niyo ba itong kabaklaan at saka katombuyan? Iyan ang sinasabi sa verse 26 at 27. Yung mga kababaihan, ano, ang inakasama kababaihan, yung mga kalalakihan, ang inakasama kalalakihan. Ah, at gusto pang gawing batas sa ating panahon. No? Kaya nga ho, hindi lahat ng batas ay moral. Ang mga batas magiging legal kapag naipatupad. Pero hindi lahat ng batas ay moral. Kapag ang batas po na yan naipapasa, yung babae pwede mag-asawa, yung lalaki pwede maging asawa, mag-asawa, palapastanganan niya sa Diyos. Amen. Yan ang sabi ng Bible eh. Ano sabi ng Panginoon? Ha? Hayaan sila sa Panginoon hanggang sa panahon ng pag-uupo. Amen. Kasi talagang nilikha ng Panginoon, lalaki para sa babae, babae para sa lalaki. Amen. Amen. Ay, sabi po ng Bible, ano, ito yung unang bagay, ano, the truth of Jesus Christ. Una, there's an existence of truth. Ito ng Bible, hinahawakan mo na, nababasa mo na, nadidinig mo na, ipapangaral na sa iyo, ha, nagiging gabay mo na sa araw-araw. Ha, expression of truth and evidence of truth. Ang number two, the touch of Jesus Christ. Look at verse number three. Balikan po natin po yung 1 John. 1 John chapter number 1, verse 3, sabi niya, that which we have seen and heard declare we unto you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Now number 2, the touch of Jesus Christ. Anong ibig sabihin po nito? The touch of Christ transform our lives. Alam niyo, ang katotohanan, ang tunay na ligtas, mayroong pagbabago ng buhay. Amen. May pagbabago ng buhay. Ha? Huwag kayo hindi nagpatuloy, magpatuloy ka sa Panginoon kung tunay na ligtas. Amen. Amen. Ha? Lahat tayo, nagkakasala sa Panginoon, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Amen. Tayo magkakasala. Amen. Sapagkat ang sabi ng Bible, we have an advocate with the Father. Amen. Kung saan sabihin mo, hindi ka na magkakasala, sinungaling ka sa Panginoon. Amen. Sa Bible, malinaw yun, sabi ng Bible. Ha? If any man will say, that we have no sin, verse 8. In verse 8, sabi yan, we deceive ourselves and the truth is not in us. Amen. Na,
Kung mayroong pastor na magsasabi, hindi na siya nagkakasala, sinungaling yung pastor na yun. Amen. Yes. Kaya masasabihin ko sa inyo, kahit ako nagkakasala pa rin sa Panginoon. Amen. Amen. Pero everyday na magkakasala, hindi ka ng tawad sa Panginoon. Amen. Amen. Yes. Pero sabi po ng Bible, ang hipon ng ating Panginoon sa ating buhay, sa araw, nadinig mo ang salita ng Diyos, nadinig mo na ikay makasalanan, nadinig mo na kailangan mo si Kristo, at nung araw na yon, yung tinanggap si Kristo bilang Panginoon ng iyong buhay, yon ang panahon na kung saan hinipo ka ng Panginoon at ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Amen. Letter A, it is a personal touch of Christ. Anong ibig sabihin? Ako po nagtas March 30, 1993. Nung kami po ay naging mag-asawa, nagkaroon kami ng mga anak, si Ian, si Maymay, sila po hindi naging Kristiyano dahil kami po ay Kristiyano. Isang araw sa kanilang buhay, tinanggap din nila si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. Ibig sabihin, ang pagtanggap ni Kristo, personal na account ng kaligtasan, ay personal. Amen. Kung ngayong umaga, hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, hindi ka sigurado ng langit pag ikay namatay, nais kong malaman mo na ngayon tanggapin mo si Kristo. Amen. Nais ng Diyos, personal kang kausapin at sabihin sa iyo na kailangan mo siya sa iyong buhay. Amen. It is a personal call pag pinag-usapan ng kaligtasan. Hindi porke yung tiyahe mo, kapatid mo, kuya mo, ate mo, o nakakatanda kapatid mo ay ligtas, ikaw ay maliligtas din. Ikaw ang magpapasya. Amen. Okay? Ako pala magpapasya, ibig sabihin, mas magiging pa ako sa Diyos, hindi. Ang sabi ng Bible, ang Diyos, binibigyan ka ng pagkakataon habang ikay nabubuhay, magpasya ka, natanggapin siya. Amen. Ibig sabihin, hindi ka ginawang robot ng Panginoon na ikinukuman ka na ikaw ay maligtas. Pagpapasya mo yan. Amen. Di ba si Adan, si Eva? Sabi ng Panginoon, lahat pwede niyong kainin, lahat ng bunga ng puno na yan. Pero sa gitna ng paraiso, yung puno ng masama at mabuti, the fruit of the knowledge of good and evil, huwag mong kakainin yun. Because the day you will eat the fruit of it, thou shalt surely die. Amen. Mamamatay ka. So yung ahas, si Satan, tinukso sila, kinain po lang yung pinagbabawal, laguman ng puno ng masama at mabuti. Nung kinain nun, sila po ay namatay. Spiritual. Amen. Then later on, after 100 years or so, sila namatay physically. Amen. Totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang pangako ng Diyos? Totoo ba ang sinabi ng Panginoon? Totoo. Pero si Satan, binibigyan niya ng doubt ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Ganun din ang ginagawa ni Satan sa mga tao. Amen. Every time you speak the truth, ginagawa nilang kasinumalingan ito. Binabago nila. Amen. Even the Bibles, yung mga Bible na uso ngayon, yung mga bagong Bible ngayon, puro kasinumalingan ang nandoon. Kung saan nang sabihin, totoo, may mga Bible na mali? Opo. May mga Bible, mga bagong version ng Bible ngayon, napakarami pong kulang. Inalis na yung mga bagay ng mahalagang doktrina. Amen. Kaya tayo naki-stick pa rin sa King James version ng Biblia. Amen. Ito kasi hango sa original ng Griego at saka huling ginilal na Hebreo sa lumang tipan. Amen. Kaya ito ang ating pinag-aaralan. Amen. Now, balikan muna ang sabi ng Bible. The touch of Christ is personal. Our relationship with the Lord is personal. He will deal with us on the individual basis. Ang pagtanggap kay Kristo ay personal. Tingin po sa Acts chapter 4 verse 20. Take note, may mga talatang hindi natin binabasa. Basahin niyo po sa bahay sapagkat mahaba po yung ating lesson. Hindi natin makakayang basahin lahat. Pero I like you to note Acts chapter 4 verse 20. Sabi po niya, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ibig sabihin, ang isang taong naligtas, hindi niya pwedeng hindi mabanggit ito sa mga taong mahal niya sa buhay. Amen. Na sila po ay makasumpong din ng kaligtasan. Naintindihan niyo po ba? That's the reason kung bakit kayo inimbitahan ng iyong mga kaibigan, na iyong mga kaanak, na iyong mga kapatid, na ikaw ay tumalo dito para madinig mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya ka narito ngayon? Eh, pa kaya ako narito ngayon eh. Amen. No? Meron akong isang boss na mabait, sabi sa akin, umating ka ng Bible study. Meron akong girlfriend na mabait. Yung dati ko kong girlfriend, misis ko ngayon. In-invite ako sa church, dun sa Bible study. Amen. So, ibig sabihin, meron siyang pagnanais ng aking kaluluwa ay makakilala sa Panginoon. Amen. Diba?
Kaya nga, ang nais ng Panginoon, kayo mga young people, magkaroon kayo ng kabiyak sa buhay na mananampalataya. Amen. Yun ang sinasabi ng Bible, na be not equally together with unbeliever. Kung kay Kristiyano, Kristiyano ka na, tumanggap ka na kay Kristo, tapos yung girlfriend mo, hindi mananampalataya, anak ng kaaway yan. At later on, pag kayo nag-asawa, sasabihin niya, huwag ka sumimba, kumbahan mo ako, hindi ka sisimba. Patay ka na. Yari ka na. Ikaw, anak ng Diyos, gusto mong sumimba, gusto mong baka pakinigan sa salita ng Diyos, gusto mong lumagos sa pananampalataya, gusto mong magamit sa church, sa ministry sa church, hindi ka pwedeng gamitin. Bakit? Yung asawa mo, hindi mananampalataya. Sabihin ng hindi mananampalataya mong asawa, doon ka na, kung gusto mo, hiwalay na tayo. Dahil mahal na mahal mo, hindi mo na, sige, hindi mo na susimba. Oh, paano ka na ngayon? Alam niya, hindi pinag-usapan niya, umabayaw lalaki. Marami akong nakita mga mananampalataya, napakasipag sa ministry, maawit sa choir, lalaki, ganun din, babae. Noon nagkaroon ng girlfriend, boyfriend na hindi mananampalataya, nagkaroon po ng asawang hindi mananampalataya, ayun na, hindi na maatin ang church. Anong buhay? Kakanong po. Pero nung young people na kagaya nyo, very active sa ministry, maawit sa church. Naglilingkod, kasama sa soul winning, kasama sa visitation, kasama sa mga outing. Ayun ang nangyayari sa kanyang buhay. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Amen. Na, you can change the direction of your life. Amen. Kung ikaw ay susunod sa Panginoon. Amen. Hindi pa naman huli, hanggang nabubuhay pa tayo, pwede pa tayong bumalik sa Panginoon. Amen. Na, sabi ng Bible, yung prodigal son, ganun eh. When he come to his senses, aba, pira ang Panginoon, gusto akong pagpalain eh. Itong kaaway, gusto akong maging miserable buhay ko eh. Mm-hmm. Saan ang pupunta? Isa Panginoon. Amen. Amen. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen. At tinuturo ko ito dahil mahal ko kayo sa Panginoon. Amen. Amen. Ha? Ayun, sabi po ng Bible, isang araw may nagmahal din sa akin. Mayroong pastor din na nagtsaga sa akin, nag-aruga din sa akin, pagkamisan ginagagalitan din ako, pagkamisan pinangangaralan din ako, pagkamisan pinagtataguan ko rin. Pero sa biyaya ng Panginoon, makulit yung pastor. Gusto niya, nandun ako sa church. Amen. Inahanting ako, saan ako nagpupunta? Tapos natatagpuan naman ako lagi. Hindi matinuloy ako sa church. Hindi ko akalain, tatawagin ako magpastor. Imagine niyo yun. Kaya kayo, hindi ko alam kung sino sa inyo magpapastor. Amen. Baka yung pinakamakulit sa inyo, yung pa yung magpapastor. Amen. Ha? Ladies, wala akong babaeng tinawag ng pastor. Amen. Yung mga kalalakihan na. Asawa. Pwede kayong maging asawa ng pastor. Kaya. Alam nyo, kaya sabi ko ng Bible na the touch of Christ, it is personal. Let her be, it is precious and persuasive. Alam nyo, pag sinabing precious and persuasive, the Lord had provided that we could enjoy the fellowship with other believers. Kaya yun po yung sinabi dito, sa verse number 5 of verse number 3. Sabi, truly our fellowship is with the Father and with the Son and with the fellow believers. Kaya nga po meron simba. Ay, meron simba. Isang illustration po yan, yung pong nung araw, di ba lahat, kalan, di uling, di ba? Para umapoy ng mabuti, lalagyan mo na maraming uling. Di ba? Pinapaypayan, hinihipa. Di ba? Kung ano-ano ginagawa, di ba? Para yung baga po na yun, hindi baga sa likod natin, ha? Yung baga, yung kuya na yun, hindi mamatay. Pero subukan mo, meron kang pangtong mo gano'n, kunin mo yung isang baga, lagay mo sa likod mo, ayun, lagay mo sa kung gano'n. Ihiwalay mo ng konti. Pag nahihipa ng up ng hangin, kahit sabihin mong nahihipa ng hangin, kunti hindi mo mamatay. Amen. Bakit po? Hindi siya kasama dun. Amen. Amen. Pero lahat ng mga uling na inilalagay mo dun sa baga, at nag-aapoy, pare-pareho silang mag-consume. At maglalagablab yung apoy. Iyan po ang mananampalataya sa kristasyon. Kung ikay mananampalataya, pero hindi ka nakakasimba, ganoon kalamig ang iyong personal na kalagayan sa Panginoon. Pwede na yun po ba? Amen. The more na lumalayo ka sa Panginoon, the more na magiging malamig ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Pero the more kahit may problema ka, lagi ka nandun sa fellowship sa church, the more na makikita mo yung kalooban ng Panginoon.
masosolve ang problema mo. Amen. Sa yes. Hindi mo kaya isolve ang problema mo mag-isa. Amen. Kailangan natin ang Panginoon. Amen. Ha? Okay, nagpapasal. Ang dami ko naging problema doon sa unang gawain. Sabi ko, ano kaya? Baka kung hindi tinawag ng Panginoon, sinubukan kong malis sa gawain eh. Malis ako sa gawain. Opo, nag-resent po ako sa pagpapastor ng unang gawain. 1998. Nagtrabaho ko ulit. Sabi ko ba, arkitekto ako, nagdo-drawing ako, maghahanap ako ng planta, magdo-drawing ulit ako doon, nagdrawing ako, nahire ako ulit. Sabi ko, okay na ako, tutulong na lang ako sa church, aatin na ako ng church. Nagsara yung kumpanya. Sara. Yung petrochemical, nagsara. Natagpuan ko na naman sarili ko, nangangaral ko din sa iyo. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Bible, ang panawagan ng Panginoon, walang pagsisisi. Amen. Umalik ako sa gawain ng Panginoon, tinawag ulit ako magpastor, nagpastor ako sa Naik, nagpastor ako sa Palawan, nagpastor ako dito. Amen. At hanggang ngayon, sa biyaya ng Panginoon, nagpapastor. Amen. Amen. Hindi ko kalakasan, hindi kagalingan, ito po ay biyaya ng Panginoon, sapagkat ang sabi ng Bible na kapag ang isang tao ay tinawag ng Panginoon, ang lagi na ng Diyos, ang nais niya pasunod sa kanyang. Amen. Yes. Sabi ko ng Bible, ano? It is a personal call, it is precious and persuasive. It is profound. Bakit profound? Kasi tingnan nyo, ha? Noong araw, yung mga sasadote ang pinupuntahan ng mga tao para sila'y maghandog ng alay sa Panginoon. Tingnan nyo po yung Hebrews chapter 4, verse number 14 to 16. Pag ikaw ay mayroong problema, kung nais mong humingi ng tawad sa Panginoon, hindi mo na kailangan puntahan si pastor para humingi ng tawad sa Panginoon sa pamamagitan ni pastor. Hindi po ganoon. Tingnan niyo po sabi ng Bible, Hebrews chapter 4, verse number 14 hanggang 16. Sabi diyan, seeing then that we have a great high priest that is passed into heaven, Jesus the Son of God, let us not hold fast our possession of profession. Verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Now, tingin kayo sa akin dito. Sabi po ng Bible ganito. Kapag ang isang tao po nagkasala sa Panginoon, pwede siyang dumirekta sa Diyos sa panalangin. Amen. Ikaw na Kristiyano na, tinanggap mo na si Kristo matagal na, ikaw ay saved na, ikaw ay born again na, ha? Ikaw po ay anak na ng Diyos, direkta ka na sa Panginoon humingi ng tawad sa Kanya. Amen. Yun pong dahilan kung bakit yung kurtina ng templo sa lumang tipan o sa bagong tipan nung si Kristo namatay, nawasak umpisa sa taas pababa. Amen. Na ang ibig sabihin, ang access natin sa panalangin, pwede nang dumirekta sa Diyos. Amen. Hindi ka na kailangan mamagitan ng tao, sino mang tao, na sasabihin mo, Brad, panalangin mo ko sa Panginoon. Hindi na, ikaw na mismo direkta. Amen. Bilang anak ng Diyos, karapatan niyo. Amen. Yun ang sinasabi ko dito, it is a profound personal touch of Jesus Christ. Kaya nga ngayong umaga, may kanya-kanya kayong problema, may kanya-kanya kayong pagsubok. Ha? Ang Panginoon nangungulisok sa inyo para tugunan ang inyong pangangailangan. Paano nalaman ni Pastor ang problema ko? Hindi ko alam yun. Hindi ako chismoso. Ang salita ng Diyos nangungusap sa inyo sa personal mong pangangailangan. Meron ka sama ng loob, pinapagaan ng Panginoon niya. Amen. Meron kang mga katanungan sa buhay, sinasagot niya ng salita. Amen. Ha? Meron kang galit sa puso mo, binibigyan ka ng kapayapaan sa iyong puso. Amen. Yan ang sabi ng Bible. At nakita ko po yan with my own eyes, nadinig ko yan sa mga taong nangaral, nakita ko yan sa mga taong na sinundan ko nung nakakilala ko sa Panginoon. Amen. Hindi sila perfecto. Yung mga engineer namin kaibigan, hindi perfecto yun eh. Amen. Yung mga nagdala sa amin sa church, hindi mga perfectong tao yun eh. Amen. May mga pagkakataon, hindi rin sila nakaka-attend. Pero ang sabi ng Bible, looking unto Jesus. Amen. Kung sa kanila kami titingin, o hindi na ma-attend, hindi na rin ako a-attend. At pagka ganun ang buhay mo bilang Kristiyano, ay walang mangyayari sa iyo. Amen. Kasi kung tao ang tinitingnan mo at basihan mo, kaya ikay narito ngayon, eh pag nawala yung tao na yan, di wala ka na rin. Mm-hmm. Hindi po ganoon. Kaya sabi ng Bible sa Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus. Amen. Look on Christ, He is the author, Siya ang may akda, He is the finisher, Siya ang tatapos. Amen. Ang pinangako niya, matutupad sa buhay mo. Amen. Amen.
Siya, siya ang daan patungo sa langit eh. Amen. No? Hindi si pastor, hindi yung kapwa, mga members, hindi mo sila. Amen. Ang Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, una, the truth, si Kristo ang katotohanan. Wala nang iba pa. Pangalawa, the touch of Christ. Personal ka kinuusap ng Panginoon, kaya ka narito ngayon. Amen. Personal ka kinuusap ng Panginoon, kaya ikay nagpapatuloy. Amen. Personal ka kinuusap ng Panginoon, kaya ikaw ay bumabalik. Amen. Ha? Yung mga prodigal, saan ganun eh? Ha? Meron ba naghihina sa kanya? Bumalik ka na, bumalik ka na. Nasabi ng Bible, when he come to his senses, ibig sabihin, the word of God na nandun sa puso niya, na araw-araw kinakausap siya, sinasabi sa kanya, bumalik ka na sa Panginoon, bumalik ka na sa Panginoon, sa Panginoon ka na bumalik. May baliktad pa ba doon pala na? Di ba? Bumalik siya sa Panginoon, sabi niya, oo ma, pabalik na lang. Amen. Ay salamat, narito ka ngayon. Amen. Purihin ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Yes. Ay ito sakasakali. Huwag naman sana. Kung sakasakali, malayo ka. Bumalik ka ulit sa Panginoon. Amen. Wala kasing nanong problema sa Panginoon eh. No? Ang sabi ng Bible sa Kalatang Kawikaan, ang matuwid na tao, nadadapa ng 7 beses, pero bumabangon sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, hindi mga pagkakataon sa buhay natin nagkakaganon eh. Pero bumabang tayo para sa Panginoon. Amen. We go back to God, confess our sin, and have a pure fellowship with Christ. Amen. Papalik ka sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, ako'y nagkasa na, balik na po ako. Gusto ko po maging maayos ulit ang aking pamumuhay. Gusto ko po maging maayos ulit ang aming fellowship po sa iyo. Amen. At doon papasok number 3 na sinasabi mo dito, the triumph in Christ Jesus. Tagumpay. We always sing victory in Jesus, amen. My Savior forever. Sabi ng awit, di ba? Victory in Jesus, di ba? Tagumpay kay Kristo. Bakit? Kasi kaya sinabing tagumpay, dahil siya nagtagumpay sa kamatayan, sa libingan siya nabuhay. At lahat ng tao na mamamatay, isang araw ay bubuhay ng Panginoon, lahat ng manampalataya. We have victory in Christ. May pangako siyang langit sa atin. Ha? May pangako sa ating maayos na future, sabi sa aklat ng Jeremiah. Amen. Kung ikay mananampalataya, ang salita ng Diyos ay ilawan sa iyong paanan, liwanag sa iyong dadahanan. Amen. So, ibig sabihin, hindi ka na makakapa sa dilim. Itong buhay mo na ito, itong mundo na ito, talagang madilim. Itong mundo mo na ito, napakaraming problema, napakaraming balakid, napakaraming tentasyon, napakaraming mga pinatutupad. Akala nyo ba yung mga pinapatupad po na sa panahon ngayon ng quarantine, ngayon pong pandemic? Ha? Size of the time na po yan eh. Amen. Ha? Di ba, pag tinututukan ka ng, ng scanner sa hit, sa init, sa loob, saka dito, eh dyan nilalagay yung tatak ng kaaway ah. Amen. Di ba? Yung ginagawa ng ID system, ang malapit na yun eh. Amen. Ha? Dati nung sa toll gate, nagbabayad pa ako ng pera ngayon. Pag nanatakbo, banta. Masaya naman kasi hindi ka na naabala sa traffic. Pero senyales po yun eh. Amen. Isang araw, wala nang gagamitin pera. Yes. Ha? Lahat, naka-program na lahat sa iyong mga account. By number, ilalagay na nga dito. Ay, tapos ka na. Gagamitin ang kaaway yan later. Amen. Eh kung wala ka pa kay Kristo, dahil delikado. Amen. Now look at number 3. John was writing a fellow believer and his desire was their joy might be full. Jesus, there is fullness of joy. Joy is an inner gladness and deep-seated pleasure. Letter A, this is the joy that remaining in us. Look at John 15:11. Ilang talata na lang po ito, tayo patapos na. Na John 15, verse number 11. Nais kung mabasa niyo po ito, a beautiful portion of the scripture, dito po sa John 15, verse 11. Sabi niya, these things have I spoken unto you, that your joy might remain in you, and that your joy might be good. Sino po dito nagagala pagka meron kang bagong cellphone? Oh! Nasa kaway? Kagalakan po rin yun, di ba? Pero ang tanong, yung bagong cellphone ba na yan, yung kagalakan ba yan, nananatili? Hindi eh. Isang linggo lang yan. Ilalagay mo sa iyong sa iyong tulugan. Araw-araw mong hahawakan. Miyak-miyak mong pupunasan. Bibili mo pa ng screen protector, lalagyan mo pa ng magandang casing, lalagyan mo pa ng kung ano mga borlolo dyan.
Ha? At pagkatapos, papakita mo sa lahat ng mga kaibigan ko, uy, pasensya ka na ha, may bago akong cellphone eh. Ganyan ka mga pangalan. Di ba, gano'n diba? Uy, pasensya ka na, hindi, tinatago ko nga ito. Ayoko maipakita, pero tingnan mo, ganda. Alam mo yung kagalangan po na yun? Ah, panandalian lang yun eh. Ay. Pagkatapos yung isang buwan, mahaya-haya na yun eh. Baka masipaw, uy, yung cellphone pala, lang pala. Bakit ka mo? Kasi yung kagalangang material, panandalian lang talaga yan. Amen. Amen. Dahil ng kasalanan, sabi ng Bible, sin pleasure is just for a moment. Amen. Na, may danger ang cellphone, lahat na, wala na, screen po yan, wala na. Na, nung araw yung pornography, ah, pag hindi ka nakabili ng ganong bagay, hindi mo mababasa, ngayon nandiyan na lahat eh. Paano maiwasan yan? Sige nga, paano maiwasan yan? Salita ng Diyos. Amen. Amen. Salita ng Diyos. Amen. Yung conviction ng salita ng Diyos, sasabihin sa'yo, huwag kang tumingin sa mga bagay na yan. Hindi tama yan. Amen. Ha? Yes. Huwag mong gawin yung mga bagay na yan. At malaki influence niya sa utak mo. Amen. Yes. Kasi lahat na makikita, mag-register sa utak. Lahat na mag-register sa utak, lalabas sa bibig. Amen. Magagawa ng katawan. Amen. Eh, tinan niyo po ba? Amen. Yung people, ano, yan, kaya sabi ng pastor, ng missionary, na ang pakana ni Satan ngayon, hindi na music. Ito naman eh. Technologies. Yes. Para ilayo tayo sa Panginoon. Amen. Okay. Huwag kang magpadala sa kaaway. Amen. Alam niyo yung tunay na kagalakan, salita ng Diyos. Amen. Ano sabi ko ng Bible, di ba? Sabi niya, these things have I spoken unto you, that your joy might remain in you. Ito yung mga bagay na sinabi ko sa iyo, upang ang kagalakan ay manatili sa iyo, at maging puspos ang kagalakan ito. Amen. Fullness of joy. Ibig sabihin, yung kagalakan na hindi kayang dalhin, akitin ang mundo. Amen. Ha? Pag nagsisimba ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang sarap ng pakiramdam eh. Amen. Ha? Nagagaang, gumagaang ang kalooban mo. Nadidinig mo ang salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa puso na hindi mo makikita yan sa mga gadget, hindi mo makikita yan sa mga pinapanood mo na walang kakwenta-kwenta. Hindi mo yan makikita doon sa mga kasama na walang kakwenta-kwenta kung saan ka dadalhin. Mm-hmm. Pero pag nakikinig ka, nakaupo ka sa church, hindi mo na alam yung oras, nakikita mo, tapos na simba. Sana ka meron pagkasunod. Purihin ang Panginoon pag dumating sa buhay mo yung ganun ba. Amen. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Bible, isang araw magkakaroon ng taggutom. At pagkauhaw, hindi sa pagkagutom ng pagkain, hindi sa pagkauhaw ng tubig, kundi kawalan ng salita ng Amen. Kailan mangyayari yun? Pagdating ng Panginoon. Amen. Kapag mga mana ng palataya, kinuha ng Panginoon by rapture, mm-hmm. yung mga tao, hahanapin tayo. Sabihin, nasaan na punta sila? Nasaan na mangyayari sa kanila? Kinuha siguro ng mga alien. Ganun naman ang isipan ng mga tao. Magre-record sila sa kung ano-ano. Na, tatayo kayo yung Antichrist, si Satan. Mm-hmm. Nagmanage sa takbilang tao. Sabihin niya, kapayapaan. Pero hindi siya, hindi, later on, hindi na makakabili ng pagkain. Mm-hmm. Later on, hindi ka na papayagan ng sumilba. Amen. Okay? Later on, kapag ikay tumanggap kay Christ, papatayin ka. Amen. Yes. Alam niyo ba kung kailan mangyayari yun? Malapit na. Amen. Yes. Ay tapos kayo mga young people, kung ano naman pinag-iisip niyo. Now, hindi mo masama mag-isip na magandang kabuhayan, pag-aral ng mundo, magkaroon ng profesyon, hindi mo masama yan. Mm-hmm. Kung masama ko yan, hindi ko napapayagan si Mimi at si Kuya Ian na mag-aral, makatapos ang kurso. Para sa future po natin yan. Amen. Okay? Alam niyo, yung mga tao nagsasabi, oh, hindi kinakailangan arkitekto, hindi na dapat na napaso ng nakuha ng arkitekto, yung yun yung mga mananampalataya, kasi pabalik na ang Panginoon. Listen, yung templo ni Solomon, may mga arkitekto, engineer doon na ginamit ng Panginoon. Amen. Amen. Para maitayo yun, binigyan sila ng wisdom, kakayanan, kapasidad kung panggawin yung templo ng Panginoon. Amen. Ay, detention po ba? Amen. Kaya kasi naman ninyo yung sasabihin sa inyo, huwag na kayo magtrabaho. Wala akong ganoon. Nais ng Diyos, yung inyong profession, kakayanan nyo, talento nyo, gamitin nyo para sa Panginoon. Amen. Amen. Yes. Ay, detention po ba? Kaya sabi po ng Bible na, this is the joy that remaining in you, nananatili sa inyo yung kagalakan nito. Pag kumating ka ng church, ang kagalakan, hindi mo kaya ipagkumpara doon sa kagalakan ng mundo. Amen. Ha?
Kung araw ng Linggo, dati pumupunta ka sa mall, paikot-ikot ka doon, wala ka namang pera, tapos doon, window shopping, tinitingin ka sa mga window doon, wala ka namang pambili. Ha? Nagutom ka pa kasi wala kang pagkain. Ha? Umili ka ng pagkain sa Jollibee. Ha? Price lang binili mo. Okay? Eh, sa church, pag pumating ka, pinupuno ng Panginoon yung kagalakan ni Spiritual sa buhay. Amen. Busog ka sa Satan. Letter B. This the joy that is fulfilling. Verse 4-5. Ha? Hindi niyo pa, patapusaw tayo. Sabi ng Bible, these things write we unto you that your joy may be full. This is the message that we have heard of him declare unto you that God is light and in him is no darkness at all. Hindi ka na mamumuhay sa kadiliman. Ha? Kadiliman ng kasalanan, sinasabi ko doon. Ha? Ano bang ginagawa ng kasalanan sa buhay? Gagawin ka miserable. Amen. Gagawin ka miserable sa totoo lang. Ha? Ang kasalanan sa buhay mo, gagawin ka miserable. Ha? Namumuhay ka sa kadiliman. Pag pinatay natin yung mga ilaw niya sa gintana sa gabi, anong lalabas dyan? Mga ipis, daga, pulisa. Yun ay nagtutukoy ng kasalanan. Anong gagawin niya sa bahay na puro daga at puro ipis? Sisirain niya ng bahay. Amen. Ay, tignan, nakita na lang niyo ba yun? Napansin niyo ba yun? Huwag ka maglinis sa isang taon sa bahay mo. Tingnan natin. Pag hindi, sasabihin ko sa iyo, kahit yung maayos na flooring, sira. Ah, kahit yung maayos na kortina, sira. Amen. Walang paglilinis eh. Sino may gawa niyan? Yung pong mga pulisa, yung pong mga, yung mga peste na yan na sumisira ng mga bagay na marumi. Ganon din ang buhay mo kapag marumi sa harapan mo. Amen. Anong sabi ng Bible? Anong paglilinis? Sabi ng Bible, sabi ng awitin na inabi natin kanina, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Amen. Diba? What can wash away my sin? Ano maglilinis sa aking kasalanan? Nothing but the blood of Jesus. Amen. Si Kristo lang. Tatlong mahalagang bagay ang pinag-aralan po natin ngayong umaga. Ang conclusion po natin, tinanggap po na ba si Kristo sa iyong buhay? May kagalakan ba sa iyong puso ngayong umaga? Ayos po lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin. Habang lahat po ay nakatayo, parahan kayo tumayo, humikit, humuko, kaibigan, ngayong umaga, natinig ko ang salita ng Diyos. Ito po'y hindi ko salita, ito po'y salita ng Diyos na atin mong pinag-aralan ngayong umaga. Ang Espiritong Banal na siya nangungusap, nagbibigay ng kaunawaan ng iyong salita. Habang lahat pinapitid na kayo po, kaibigan, tinanggap mo na ba si Kristo sa iyong buhay? Kung hindi pa, tanggap mo siya. Mahal ka ng Panginoon. Kung tinanggap mo na siya, nais niya na ikaw ay sumunod sa Panginoon. Sumunod sa Kanya. Paano po yung pagsunod? Ilang mga bagay, sumunod sa tubig ng bautismo. Mahal ka ng Panginoon. Identify mo ang sarili mo kay Kristo bilang anak ng Diyos. Pero kung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, sabi po ng Bible, ngayon ang tamang panahon, ngayon ang panahon ng kaligtasan. Now is the accepted time, now is the day of salvation. Meron po ba sa ating kalagitnaan, hindi mo pa tinatanggap si Kristo? Tanggapin mo siya ngayon. Meron po ba sa ating kalagitnaan, magtatas ng kamay, sasabihin niya, Pastor, nais kong ipanalangin mo ako. Gusto ko pong maligtas. Meron po ba? Habang lahat may nakapikit na kayo po, wala akong titingin sa ating katabi. Wala akong titingin sa amin. Kung ikay kinuusap ng Panginoon, nais kong maligtas, pwede mong itas mo yung kamay, papanalangin kita. Meron po ba? Tinanggap mo na ba si Kristo bilang tagapagligtas? Kung lahat ay tumanggap na kay Kristo, purihin ng Panginoon, nais ang Panginoon na kayo magpatuloy. Sabi ng Bible, nais ng Panginoon, malaman mo na si Kristo nagmamahal sa iyo. At nais niya na ikay lumago sa pananampalataya. Kahit po'y mananalangin, nais ko kung bigyan kayo ng maikli sa dali ng pananalangin, kung meron kang nais sa pananalangin sa Panginoon ngayong umaga, gawin mo ito sa Panginoon. Kung kayo nagbabalik, panalangin ka sa Panginoon. Kung kayo matagal ng Kristiyano, panalangin ka sa Panginoon. Kung meron kang problema at pagsubok na dinaranas, manalangin ka sa Panginoon. Kung meron kang agam-agam sa buhay mo, manalangin ka sa Panginoon.
Ibigyan po bawat isa ng ilang sandali ng panalangin bago po magpasa ito sa panalangin. Tayo po'y manalangin, tayo po'y ipot, bigit, patuloy, tayo po'y manalangin. Kailan Diyos, salamat po sa inyo sa ita. Kapalaan niyo po ito patuloy sa aming mga puso. Pagunahan niyo po na titira pong bahagi na aming panarambahan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Makapa po na pong bawat sa tayo po ay kukuha ng ating talong ngayong umaga. At sa mga patira po natin at today sa live streaming, salamat po sa inyo pong pakikibahagi ng ating pong panarambahan sa live streaming ngayong umaga. And I hope, kung meron po sa inyo na hindi pa kuligtas, una, aminin mo na ikay makasalanan. Pangalaw, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Bilang ko na pagkakas. Okay, so, sa muli, salamat po sa inyong pakikinig. Pwede mo lang hiniyan ang ating pong live streaming. Mamayang hapon ulit, 5:00 to 6:30 sa ating live streaming. Salamat po.